Alright, good evening, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's 8:08 p.m. Ano ba ang date ngayon? No? Wednesday, July 12 ba ngayon? So, welcome, welcome, welcome sa ating Upper Zoom prayer gathering. And ito, madami pang pumapasok. Okay, so let's start with our praise report and praise report and prayer request. Prayer request. Ayun, na ano po ako eh, nalito. Alright, sige Tita Fe po, Tita Fe po. Tita Fe, kayo na po mauna, praise report and prayer request po. Praise report po, Pastor. Sino yun? Si Jaime. Sige, Jaime. Ako susunod sa iyo. Sino ano yun, Pastor? Akala ko mayroong nagsasalita din magbigay ng report, praise report. Ah, wala po. Kayo po, Tita. I praise the Lord and thank Him because God provided the needs of my children, si Ben, si May, at saka yung pamangkin ko in what they are searching for. At saka God has given them wisdom. And I praise the Lord because His love, He never fails in loving us, providing our needs. And my request is that God will continue to cover us all with the blood of Jesus, supply all our needs, fill us, church. And importante that God will really protect us from harm, lalo na maraming loko-loko ngayon, maraming magnanakaw to. Will protect us all, protect us from sickness, and will continue to provide for our needs. Give us wisdom, even as we serve the Lord. May the Holy Spirit abide in our hearts and guide us, direct us as we continue to walk with the Lord and serve Him. Thanks to God. Amen. Amen. Thank you, Sister Fe. Tita Fe, sino po ang next na gusto nyo? Sino ba yung nandyan? We have the Dangawens, Tita Josie, Tita Pepot, Allison, Aldrin Jasmine, Gled. Si Allison, Pastor. Allison. All right. Allison. Hello po. Praise report po. Apo, praise report. Praise report ko po is lilipat na po si Ginny sa CSULA. So tapos na po yung 2 years niya sa community college. Makalipat na po siya sa school namin ni Jean. So okay. Yun po ang praise report ko. Sinamahan ko po siya sa orientation kanina po eh. Complete. Sino yung Ginny? Si Ginny po na Korean na kaibigan ko po. Kompleto na naman ang barkada. At masaya. Praise the Lord. That's the Christian Christian influence. Yeah. Ano sila sa Lord. Bait yung batang 'yon. Tsaka nagstay talaga siya sa atin, ano. Kahit madalas din niya tayo naiintindihan. Oo, how faithful talaga. Opo. So, yeah, ayos yan. So, may pagdadrive ka na, Alice. Alright, so basa muna tayo dito ng ano ng praise report from Benson family. Praise report, I got salary increase po. Effective July 17, 2023. Si Jaya ba to? Si Derek? So si Jaya. Wow. Sana all. Congratulations, no, Jaya. Ano pa ba? So tingnan natin dito.
Praise support po from Rachel. Thankful for the time with Kuya and Liana. We praise the Lord for His faithfulness. Oo, kasi nagbakasyon dito mga Ascaraga from Indiana. So, wow, we are happy for you guys sa reunion niyo. So, Allison May, sino ang yung next? Sino ang pinipili mo next, Allison? Nandito po si Ava. Ava, let's go. Good evening, Ava. Good evening, Ava. Aha, nangangapit bahay ka. nadamay lang po ako dito. Joke. Nadamay ka. Praise report ko din po. Siguro po, is palipat na din po kami. Ayun po, kaya po nandito. Kasi nandun lang sa tabing apartment sila mama. Ngayon po. Yun wow. Po. Wow. Congratulations, ha. At daming mga bagong bahay. Opa. Thank you po, Tita Ana Lu. Kailan kaya ako makakalipat dyan? Pag nakalipat ako dyan, pupuntaan ko kay lahat sa bahay niya, makikain ako. Thank you, Ava. Next, sino ang pinipili ninyo? Si ano lang, na lang po. Si Ate Jazelle na lang po. Ate Janelle, nandito ka ba? Ay, Jazelle po. Ah, Jazelle. Oh, si Jazelle. Listening muna si Jazelle. Kasi nasa abroad si Jazelle eh. Nag-abroad siya sa Saudi. Ito, meron na message si Jazelle. Praise report, nakarating po kami sa Indiana ng safe. Thank you, Lord. Prayer request, patuloy po na pag-iingat sa lahat, lalo na po sa mga nagbabakasyon. Hehehe, inax. Sana all right. Thank you, Jazelle. So, pili ka pa ng iba pa, Ava. Yun na yung prayer request and praise support ni Jazelle. Pili ka sa iba. Who's next? Ava, Allison, pili kayo. In the next. Si Kuya Tyron po. Andyan din ba? Oh, Tyron, ikaw na. Busin niyo na yung tao dyan. Nagpaparandok po ako, Pastor. Pero nagpapasalamat po ako kasi nag-order na po kami ng dining set, finally. Wow. So, ayun po. Sponsored by my dad and my brother. Wow. So, nagpapasalamat po ako dun. So, pwede nang mag... Pwede na mag... Magpakain. Housewarming. Magkakaroon ng housewarming. After tapos, thank you po kay Taano. Wow. Shout out. Parang so, ganyan po kami dito. Masaya po kami. Pagka may dining table, may dining yan. So, opo. May kainan, di ba? Iba. Opo. So, all right. So, sino pa ba nandyan? Ubusin na natin yan kung sino-sino yung mga nandyan. Sige, go ahead. Next. Sino pa po ba yung hindi nag-go po dito sa Zoom? Hindi, dyan, sa room ninyo, kung nasaan kayo, meron pa bang gusto mo? Si Anay. Hindi po, yun na lang po. Yun na po kami. Sino ang... Nag-go na po ba? Sino? Si Kuya CJ po. CJ, wala pa si CJ ata dito. CJ, nandito ayan, po ba? Good evening po. Ayun. Good evening, CJ. Aking praise report po is lumabas na po yung papers ni Papa and praise the Lord po dahil unsaid prayer po. Finally po at umukay nice na po yung papeles si Papa. And also yung nabanggit din po ni Tyron yung aming dining set po. So nakabili po. So praise the Lord po. Na-intriga ako sa dining set na yan. Ha. Kailangan mabinyagan na yung dining set. Thank you, CJ. Sino next? Thank you, CJ. Si ang aking papa po. Alright, Papa Jaime. You're next. Hello po, good evening. Good evening. Nasabi na ng dalawa yung dining set. pinaka-principal ko ngayon. Dalawa na yung dual na yung
status ko ngayon. Single ako ngayon dito sa US, married ako sa Pilipinas. So, ay, dalawa na yung aking ano. Ikaw talaga, Jesus. Yun lang po. Nakala ko tatlo. Isang ano, senior citizen. Malapit-lapit na po pa sa maging senior. Alright, Jane Sinan next. Si Brother Aldrin. Brother Aldrin. Let's go, Brother Aldrin. Good evening. Praise report po namin is araw-araw po is a blessing sa pagising po ng umaga. Kasi kami nakakabiyahe po papasok sa work at nakakauwi sa bahay. And nung Saturday po, thank God dahil safe na nakabisita dito yung kapatid ni Aldrin. So nagkaroon po ng family bonding. Masaya po lahat. And it's a blessing po dahil lagi kami may bisita po dito. Ikaw po, thank you. Buti na lang 35 miles away ang Valencia. Hindi araw-araw may tao dito sa bahay siguro. So yeah, we're happy for you guys. Who's next? Si Sister Analu, nandiyan na po ba? Yes, Sister Analu. Sister Analu. Hi, good evening po. Good evening. Ang praise report ko po is katulad po ng sabi ni Sister Jasmine, every day is a blessing. Every day that we're safe, that we reach our homes safe is a blessing. Prayer request ko po, sana po patuloy tayong maging safe every day. Lahat po tayo. Amen. Thank you, Sister Analu. Who's next po? Next po si Sister Janet. Sister Janet, go, go, go. Praise report. God is good all the time. We want to thank God for each and every day. Salamat sa Panginoon sa kalakasan and for giving us this opportunity to have our families here from New Zealand. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon for bringing them here safe and sound. Wow. Thank you so much. So, yeah. Kaya lang, Greg. Kaya lang, ano, pupunta sila sa San Diego ng Sabado eh. Yung kamukha ko maitim. ito yung aking sister-in-law. Hello po. Good evening po sa inyo. Ayan. Hello. Good evening po. Ito, lalad po, wife ko. Welcome po sa LA. May dala po ba kayong baka? Wala. Ayan. Napakaganda doon eh, sa New Zealand. Matikman niyo yung baka doon. Oo nga po. Sana makabisita doon. Ayan. Dream destination yun. Good evening po sa inyo. Baka sila po, Kuya Manny, meron silang praise report and prayer request. Praise report. Praise report? Apo. Yung safe travel saka yung pag-alaga ng Panginoon. Nakarating kami dito ng matiwasay. At yun po. Praise God at lahat naman safe. At isa pa yung anak namin kasi we just came from Hawaii. Meron kami conference doon. A night before, masakit yung tiyan mo. And we are going to travel yung the following morning. Eh sabi ko, Lord, nako, paano yan? Eh, baka hindi kami makatravel. Kasi dinala namin siya sa emergency room. Mm-hmm. Praise God at yung result naman niya is negative. Oh, okay. And yan siya lang ng pain reliever. And
Praise God, at ngayon, travel kami, nakarating na rito on time. Mm-hmm. Otherwise, kung hindi siya okay, hindi kami makakarating dito. Mm-hmm. But, praise the Lord. Yeah. Pero praise God sa intervention ng Panginoon. Amen. Amen. Sana po minsan makabisita kayo sa church namin. At po, I think we saw you po one time yung last time na pagpunta namin dito. I think I remember that. Hindi ko alam kung saan yun. Parang meron isang... Pakita ka, Pastor. Oh, open your window. Dali lang ah. Sorry, ang dali ah. Meron na kayo. Good evening po. Parang medyo nag-gain weight yata kayo. Opo. Hindi po, ano lang po yan. Sa TV lang, sa TV. Kayo nga po yata pala. Opo. Ah, okay. Nakapunta po kayo sa AO1 Church of the Nazarene. Ah, okay. Yung maliit pa po room kayo noon, yung maliit na room. Ah, okay. Yeah. Sa Northridge. Yung family na kasama ni Jess that time. Kami po. Ah, yeah. Opo. Yeah. So, welcome back po sa inyo. dito po, doon sa bagong church, mas marami pong pagkain. Kaya tumaba po ako. Praise the Lord, Pastor. We can see, I think your ministry is growing and it's praise the Lord. Ah, opo. Praise the Lord talaga. No? At kami rin, nagulat din kami. So talagang masarap ma-witness yung ginagawa ni Lord. No? So all glory to Him talaga yun. Opo. At, including in our videos, kahit na hindi pa kain tayo magkita o something, but we will be including you. Ay, salamat po. Thank you po. Ngayon din po sa inyo. We will pray for you. Every Wednesday po, may prayer gathering po in church na through Zoom. So we can also pray for you guys. All right. Thank you. Nice to meet you po. Yeah. Nice to meet you po. New Zealand. Just a little snow. Ay, nako. Ano yan eh. Dream destination natin yan eh. Sana. Muntik na po ako dyan mapunta eh. Meron po akong offer dati pero matagal na po 'yun na mag-work diyan. Pero walang provision na nakasama yung family kaya tinurn down ko. Eh. So kaya napunta kami dito sa US. Pero gusto kong pumunta po doon. Yeah. All right. Salamat po. Mhm. Nice to meet you po. Pastor, yung katabi ko po rito. Ano po? Pagkatabi ko po dito sa kanila, si Pastor Bert. Next po. Next, Pastor Bert. Let's go. Magaling na si Pastor Bert eh. Praise the Lord. Salamat po sa mga panalangin. At I know there's power in prayer. Amen. Yung dalawa ni Sister Elby, after the camp, nagkalagnat, ubo, sipon. Mm-hmm. Nagpapasalamat kami. Akala namin hindi kami makapag-attend ng Sunday, but God is good, amen. Yan po ang pinagpapasalamat namin, praise report. Mm-hmm. Ganun din po yung kay Wedge na hoping na yung pag-libre niya na yung Sunday, hoping na makasama na natin siya sa church. Opo. Yeah. Yan po yung praise report namin. I believe wala pa ba Sister Andy? Wala pa ata. Opo, baka nagpo-try pa. Yeah. Nandito ako, Dad. Nakikinig po ako. Nagda-drive. Nagda-drive po. Yeah. Okay na. So, praise report. Request. May prayer request ka, Mama? Do you have any prayer requests? Yun lang po yung praise report namin. Praise God. Yeah. Thank you po. Thank you, Pastor Bert. Next po. Next, nakikita ko dito ay si Brother Manuel and Sister Jen. Tita P, si Professor. Tapos na rin po. Tapos na rin. Apo. Si Rachel.
Listening po, Sir Rachel. Available po si Tita Josie. Ah, Josie. Sister Josie. Yun po. Tita Josie. Hi. Hi. Ano pong ulam nyo? Mga tira-tira pa lang pa po. Harap. Prayer. Nagpapasalamat po kami doon sa pagdating ni Jarel. Naging maayos po ang lahat. Salamat po sa kagalakan na nadaman namin buong pamilya. At nakauwi po sila ng safe doon. Kasama pa si Jessel. Kasama pa sila. Kapag bakasyon si Jessel. At ang prayer request ko, kagalingan ng mga may karamdaman ngayon. Mm-hmm. Ako din po kasi nagkagaling sa camp. Mm-hmm. Medyo nagka-ubo at sobra yung ubo, sipon. Tapos dumating pa yung aming parang napagod ako. Ganun. Pero okay naman po, kaya naman. Naka-attend din po kami noong Sunday. Praise God. Mm-hmm. Yun po ang prayer request ko kagaling ng may mga karamdaman. Amen. Sana hindi na tayo magkasakit lahat. Salamat po. Salamat. Amen. Thank you, Tita Josie. Sino po next? Sinong next po, Tita Josie? We have Tita Pepot, Sister Minnie, Joshua, Tita Bing. Hello? Baka po nakamute po kayo. Tita Bing po, Tita Bing. Tita Kumari, Bing. Kumari. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Ang praise report ko po, pasasalamat po sa Panginoon at nairaos po ang aking kaarawan. Mm-hmm. At nakapag-celebrate din po kami nung 4th of July sa Valencia. Kasama po sila Jorel at Liana. Mm-hmm. Tsaka pasasalamat din po sa Panginoon na lagi po kami pinoprotektahan at ginagabayan po sa araw-araw. Amen. At ano ko naman po ang prayer request. Sa family po, lagi pong ligtas at wala pong sakunang mangyayari. Lalo na po sa aking mama na nasa Pilipinas po. Yung lamang po. Amen. Thank you, Tita Bing. Pili po kayo, Tita Pepot, Sister Minnie, or Joshua na Pogi? Tita Minnie. Tita Minnie. Go, go, go. Thankful po ako sa Lord sa good health at saka sa bakasyon po bilang isang guro. Malaking tulong po para magkaroon po ng lakas for the next school year. So, yan. Maraming salamat po sa Lord. Praise the Lord po. Amen. Yan. Dalawa na lang. Siguro tawagin na natin si Joshua na Pogi. Let's go, Joshua na Pogi. Hello. Praise report po. And prayer request. Praise report. Mm-hmm. Alam pong gaan, pasasalamat lang po sa Lord. Always safe. Tsaka no sickness. Amen. Prayer request po, same thing po. Mount yung shelter kung sakasangali. Tinitext ko na si kinukulit ko para sa iyo. So, let's continue to pray na sana mag-respond. All right. Thank you, Josh. Last but not the least, Tita Fepot and Sister Faith, and then let's go right away sa ating Friday devotion. Wednesday devotion. Alright, Marianne and family, let's go. Hello, good evening. Good evening po.
Praise the Lord. Thank you kay Lord. Nag-first therapy na si Tep-Tep kaninang umaga. Mm-hmm. Next session siya. Next, sa susunod sa Monday. Yun po. Tapos, prayer request ko po yung akin surgery next week sa cataract. Mm-hmm. And sa Friday po, meron ako appointment sa dermatologist. I pray na sana po Lord magandang derma yung mamit ko kasi nakadalawang derma ko, hindi magaling eh. So I hope papagaling yung mga rashes ko. Love po. Amen. Amen. Thank you, Sister Pepot. Sister Faith. Hindi kasi ako, Pastor, pinatutulog nung mga itchiness. Hindi ako pinatutulog sa gabi. Mm-hmm. Yeah. Ganyan din si Briel dati po. Sister Faith, pray support, pray request, and devotion natin. Hello po. Sige pa, diretso na po. Good evening po. Ano po, praise report ko po si Tepte po, may church na po na may deaf community. Kasi, ano po yun eh, I feel like ginamit po ni Lord yung family camp. Makahanap po kasi sobrang hirap na hirap po siya ng family camp kasi wala nga po siyang naiintindihan. So, yeah. Ano, mabigat din po sa akin eh kasi, ano, yung parang gusto ko po na maintindihan ni Tepte pero wala, very limited po nung time na yon. So, ano, the day after po nung family camp, kasi nagpray na ako agad kay Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo naman kami kasi hindi namin alam paano ba to. So, the day after po, ayun, nakahanap po kami. Ang galing, in-orchestrate po ni Lord eh, looking back, nung dumating po dito yung friend ng kakuya niya, ni David po, na na-meet niya dito, naisama po siya sa Deaf Expo. Tapos doon may isang booth po ng Christian Church na may deaf ministry. Tapos na-meet niya po doon. No, not knowing na parang in the coming weeks ay kakailanganin pala ni Tep-Tep. Yung parang marirealize namin na kailangan na pala talaga ni Tep-Tep. So yung ang galing lang po, parang in-orchestrate po ni Lord. Tapos kahapon po, nag-Bible study sila. Friday may Bible study din po sila. May discipleship po sila. So, natuwa lang po kasi natuwa rin po kasi eager si Tep-Tep mag-grow kay Lord. Gusto niya po talaga mag-grow. Kaya yun po yung ano. Opo, kita ko po talaga na gusto niyang mag-grow kay Jesus, gusto niyang magkaroon ng community, ayun po. So, prayer request ko po ay yung preaching sa Sunday. Nagawa ko po siya ngayon. Tsaka ano po, ano nga po, birthday po ng kapatid ko rin po sa Sabado. So, happy birthday. Yun po, na maging masaya po siya. Opo, tsaka ano po, for some reason po, masakit po yung kanang kamay ko. Kanang parang wrist, hindi ko po alam, parang muscle or parang may naipit na ugat. Nahirapan po ako mag-type, nahirapan po ako kumilos. So, masakit po yung kanang kamay ko. Papray na lang po yung daganan. Yung sakit. Hindi ko po alam kung nadaganan ko to kagabi or mali yung pwesto. Pero masakit po siya eh. Mm-hmm. So, yun po. For sige, healing lang yan. Po. Alright. Yun po. So, thank you, Sister Faith. Let's go to our welcome to Simbiang Pinoy, the Upper Zoom Prayer Gathering every 8 p.m. Wednesday. So we're done with praise support and prayer request. So na kay Sister Faith na tayo. Next Wednesday, it will be Tita Fe. Alright? Ang devotional leader natin, si Tita Fe. Alright? So tonight, si Tita Faith. After ni Tita Fe, si Tita Fe fought. Alright. So, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, learning to ponder. So, let's go, Sister Faith. Ayan, sige po. So, bago po tayo simula po, mag-pray lang po muna tayo. Lord, we thank you for tonight. We thank you for your presence. And we pray that you would speak to us through this short devotion, and I pray, Lord, that you would bless everyone na nandito po. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, ito po yung text. 1 Samuel 3, verse 10. So, English standard version po siya. So, sabi po dito, and the Lord came and stood calling as at the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak,
for your servant hears, or speak for your servant is listening. So, for Samuel 3 verse 10. So, what I want to share po tonight is about hearing God's voice or listening to God and parang paying attention to what God is telling us versus what our feelings are telling us versus what other people, what our circumstances, all the parang drowning all the noises and tuning our ears to the voice of God. So meron pong ano magandang illustration po na akong nakita dito. I think familiar po tayo lahat sa story ng Titanic, no? Lalo na recently may parang submarine na nagkaroon ng parang disaster sa submarine. Pero meron po kasing ano parang anecdote na sa Titanic that there was this parang may radio operator po, ang pangalan niya is si Cyril Evans. So ano po siya eh? Isa po siyang wireless telegraphist. Tapos he was, nakilala po siya kasi sa involvement niya sa Titanic. So, nung gabi po nung ano, nung tragedy nung Titanic, on duty po siya. So, sa, ano, yung Californian, SS Californian po yung parang in-operate niya na sasakyan. Tapos, habang on duty po siya, pinuntahan siya ng captain niya, si, ang pangalan po ay Stanley Lord. So, pumunta sa cabin niya, tapos sinabihan siya, inutusan siya, as in, in-inform siya una na huminto sila yung vehicle nila kasi nakita nung captain na merong, ano, parang maraming ice sa vicinity nila. So, tapos sinabi niya rin, inutusan niya rin tong si Evans, inutusan niya na mag-send ng warning sa lahat ng mga ship na nakapalibot doon sa area. Kaya nga parang hindi magkaroon na accident or disaster, ganyan. So inutusan siya to send a signal and a warning to all the ships surrounding the area. Now, doon po sa Titanic, doon sa Titanic naman, si Jack Phillips po yung wireless operator nila. Nung time na to, very busy siya kasi ang dami na pong backlogs na mga parang ano, private messages ng mga pasahero ng Titanic na kailangan niyang i-relay sa isang station. So parang yun yung inaasikaso niya. So nung na-receive niya itong message ni Evan na supposedly warning them na oy, huwag kayo tumuloy, huminto kayo kasi may parang icy area, madami talaga, parang it's going to be dangerous kasi madilim. So parang na-irritate siya kasi nga very busy siya. Ang dami niyang inaasikaso. Tapos pagod na siya. Tapos yung pagpasok pa ng signal, yung alam niyo po yung pag hindi mo ine-expect, yung parang nagulat ka, tapos sobrang lakas, parang nakakabingi yung tunog. Ganyan. So parang dahil nga nainis siya, hindi niya pinansin. Nagalit pa siya kay Evans. Nasa parang sinabihan niya na, umalis ka nga sa airwaves ko, parang ganun. Kasi nadidis na kami. So in short, hindi niya na-receive yung message na yon. Hindi siya nabigyan ng warning. Tapos si Evan, feeling niya naman ginawa ko na yung part ko, nasabi ko na. Tapos so ang ginawa niya, pinatay niya na yung wireless equipment niya, tapos natulog na siya. So alam na po natin yung sunod na nangyari doon dahil nga hindi nakinig si Phillips doon sa warning ni Evan. So hindi niya rin na-warn yung mga tao sa bridge ng Titanic na meron palang iceberg ahead. So yun po, nangyari po yung disaster. So alam na po natin, the rest is history. So it can be paralleled po dun sa nangyari sa 1 Samuel. Kasi diba, if you would look at the book of 1 Samuel, parang it says there that the people or even the priest of Israel, they become very corrupt. And they have lost parang yung spiritual insight nila, yung ability nila to hear as a nation. They drifted away from God. Tapos, nabanggit pa rin po that the word of the Lord was very rare. So, wala din masyadong vision. So, and then, but yet, God would not give up on his people. So, he started speaking to a young boy, si Samuel, na lumaki po dun sa household ng mga priest. So, yung Samuel, yung name po kasi ni Samuel, it means the Lord hears. Kasi
he was an answered prayer sa nanay niya, si Hannah, na ang tagal-tagal barren. So nung sinagot ni God yung prayer, yun, pinangalanan niya pong Samuel yung anak niya, which means the Lord here. So ito pong story na to, this was actually parang a point in Samuel's life where he learned how to hear God's voice and how to listen to God. So sabi niya po yung sa binasa po natin kanina, sabi niya, speak for your servant is listening. And ang ganda po nung term na doon, kasi sabi niya, servant, your servant is listening. Kasi it's really a person who considers himself a servant of God, who is most likely to hear from the Lord. Yung parang, what I'm trying to say is that the posture of our hearts, is very important in order to perceive or to parang to hear what God is telling us. So parang siguro yung encouragement ko lang po dito sa short devotion na to is that we choose to listen and to obey to what God kumbaga reveals to us in the Bible, what God impresses in our hearts during our devotion, through the preaching, through other people, and then we continue to submit our lives to Him, and yun nga, take the posture of being a humble servant so that we are ano pa to, so that we are in step and we are attuned to the voice of God. So kasi to be honest, parang this week sobrang ambigat ng pakiramdam ko. Siyempre, I think from pagod, from ang dami lang po talagang ginagawa. Tapos parang I find myself grumbling and complaining about a lot of things. Tapos kanina yung word ni God sa akin while I was doing my devotion is serve the Lord with gladness. Parang in everything that I do, just continue serving with gladness. And yun po, yung parang it's easy kasi to listen to our emotions. Ayan, to what we feel. Ano, pag magkakaroon ka, ganyan. Yung hormones mo ay ganyan. Ebbs and flows. Tapos yung pagpagod, pagkulang ka sa tulog. Parang ang daling ma-irritate. Pero, kaya napaka-importante po talaga na we spend time with God and then we listen to God. And we ask the Holy Spirit to drown all the other voices and just ano, focus on what God is telling us. So siguro yung question ko po tonight, what is one, kumbaga if you can share one situation na you chose to listen to God and then you saw, nakita nyo po talaga yung fruit nun sa buhay nyo. I think I want to ask this question para we can encourage one another lang din po na parang when was a time in your life na you heard a lot of voices, a lot of ganyan, and still you chose to listen to God, and then you experienced the fruit of that decision to listen and obey God rather than yung ibang mga boses po sa paligid natin. So yun lang po. Hindi po. Amen. Thank you, Sister Faith. Naku, dami ko pa naman binigay sa yung trabaho. Sorry. All right. So, dinagdagan ko lang na isang tanong yung tanong mo. So, what hinders you from listening to God's voice? So, number two, what is one situation you chose to listen to God and able to see its fruit? All right. So, Sister Faith, pili ka ng first sharer natin. Si Rachel po. Ah, si Rachel. Pwede ka ba, Rachel? Kaso, ano pala siya? No? Nakikinig nga lang pala siya. Okay lang po. Okay lang. Ayan, okay sige. Daw siya. Okay daw. Kami po yung, I think na-share na rin po namin itong mag-asawa or ni Jairus po yung, I remember po nung nag-suggest po si Sis Mini kasi nagra-run po si Jairus about sa home health visits niya before, after his graduation po. And then, nag-suggest po si Sis Mini, oh, try mo sa ano, LAUSD, na din yung school nurse, ganyan. And then, ano po, parang nagdalawang isip pa po siya kasi before, maliit nga po yung sweldo as a school nurse sa LAUSD po. And then, yun po, and then, parang hindi po kami mutual kasi gusto ko, i-person niya yung pagiging school nurse po sa LAUSD. But then siya po, gusto niya pa pong i-try yung maging dialysis nurse, gano'n. Kasi
mas malaki yung kita, ganon. So, with him po, pinursue niya yung sinasabi sa kanya ng Lord na go push kasi ano kung titignan niyo po, kung babalikan po namin, halos po lahat ng tao sinasabi, sa LAUSD ka kasi kahit maliit pa yung sweldo mo ngayon, maganda naman lahat ng benefits, ganun. So yun po, pinursue niya yung LAUSD and then praise the Lord po dahil nung sinunod niya yung yung voice ng Lord, yung fruitful po yung pagsunod niya dun sa bosses po ng Lord. So, ayun po, praise the Lord. And then, I think ang nagihinder po sa voice, para po makipakinggan natin yung voice ng Lord is yung, I think more of ourselves din po. Kasi minsan, dun po yung, yun din po yung ginagamit ng kaaway na gamitin yung emotions natin, ganun po, yung mga idols natin, like yung ano po yung makumakain ng time natin most of the time. So, yun po yung mga nagihinder po sa voice ng Lord. So, yun po. Amen. Thank you, Sister Rachel. Sino next, Sister Rachel? Sino po ba nandito? Teka. Si Mama Josie po. Mama Josie. Bata ko tinawag mo. Sige. Sa amin naman po ang yung nangyari sa amin pamilya noon. Diba yun? Nung nawalan siya ng trabaho kasi sa Pilipinas na si Noel bago kami nagpunta dito. Nawalan siya ng trabaho kasi. Tapos, ang sabi sa amin nung pastor namin, huwag kang malungkot, sabi sa kanya. Sabi niya, maging excited ka sa gagawin ng Panginoon para sa inyong pamilya. Ayun na nga, nakinig kami sa Panginoon kung ano yung gagawin niya. At dito nga kami dinala ng Panginoon. At patuloy na nag-iwin. At kung naglilingkod kami doon sa Pilipinas, ganun din yung ginawa namin. Naglilingkod din kami dito. Kaya, nagpatuloy kami at nakikinig sa ating Panginoon kung ano yung ipinagagawa sa amin. Yun ang nangyari sa amin. At purihin ang Panginoon dahil tunay niyang napakabuti niya. Yung nakikita mong pangit, nagiging maganda ba? Nagiging mas maganda pa. Yun, kapag tayo isusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yun lang po ang maisi-share ko. Amen. Thank you, Sister Josie. Sino po ang next? Sino pong next na napili niya, Sister Josie? Si Sister Analu po. Sister Analu? Yung sa akin po, there's a lot of situations in my life where God spoke and I listened po. One situation is when I went back to school, I was leaning towards nursing school po. Kasi yun ang pangarap ni Mark. Pero nag-pray po ako talaga kasi po yung industry na pinatatrabuhan ko ngayon, I'm very comfortable. And ang dami ko na po na-invest na time. So talaga nag-pray po ako kung anong leading ni Lord sa akin po. And nakinig naman po ako kasi komportable na po ako sa ginagawa ko. And very may purpose. Meron pong purpose yung trabaho namin. And
So, naging magaan naman po ang process ng finishing ng bachelor ko and then tinuloy-tuloy ko po ng master. And madami naman pong opportunity din dito. So I praise God and thank God that He gave me, He guided me po. And I thank God po. Amen. Mabuti po ni kayo nag-nursing. Mabuti rin. Kasi kundi wala kaming bahay. Meron po talagang purpose si Lord sa buhay natin. Lahat ano po. Amen. Amen. God is good talaga. All the time. Talaga po, ano, if we follow Him, if we talagang susunod lang tayo sa Kanya, He will direct our path. I will choose Pastor Bert. Pastor Bert? Your turn. God, magandang gabi po. Good evening. What hinders you from listening to God's voice? What is one situation you choose to listen to God and able to see it? It's good. Ano po siguro yung number one? Marami po siguro. Sa tagal natin sa ministry, there are a lot of incidents na the Lord speaks to us personally sa akin po. Because I see to it na every time I speak to the Lord, if I don't hear His voice, ako naman po yung nakikiusap sa Kanya. Nakikipag-converse po sa Kanya every day. Yung siguro isang incident po sa akin na hinders you from listening to God ay yung minsan yung ano natin, yung sarili natin na sometimes we are disobedient or sometimes our hearts, yung mga puso natin, our hearts are not in tune with God. Parang kailangan natin i-tune up. I remember one incident na which is very painful for me, na when the Lord is telling me to share His word to a particular person, and yet I disobey. And then, yung taong yun ay namatay, no? So, yun ay isang sa akin, isang lesson sa akin. There are a lot of times, no? Na I disobey God in many times. I remember still isa pa na when I still at the seminary na nangungusap sa akin ng Panginoon noon while I'm taking a nap sa aming mga cabin, the Lord is prompting me na to intercede for two missionaries na hindi ko naman alam, but the Lord is specifically sinasabi niya na pray for these two person right now. Pero hindi ako rin nakinig. Then the following day, na balitaan ko na nasa news na matay yung mag-asawa na misyonero sa Baguio. Na mga foreigner, mga puti sila. Or family name nila, I will never forget, Sealing, ang kanilang family name. So marami, you know, na sometimes it is us ang daylan why we are not we hinder or we are not listening to God's voice. Masakit po doon ay ano, nakapag hindi tayo nag-obey sa voice niya ay malaking pain at pagsisisi sa atin, no. Siguro marami po, pero yun lang siguro ma-share ko. And what is one situation you choose to listen to God and able to see its fruit? Nung nasa London po ako, siguro isang bagay din ito na when I went out to the chapel, medyo dumidilim na, then nakasalubong ko yung mag-asawa from nowhere, and right away they know my yung lakad ko,
na I'm going to Africa. Then they told me out of from nowhere lumitaw itong dalawang mag-asawang ito, sabi nila, don't go to the south, sabi nila, go to the north. At yun naman ay sinunod ko at binigyan nila ako ng isang tao na contact point. And siguro if I will tell the story, mahaba po, but miracles upon miracles, because I heed to that voice na the Lord speaking to people, no? Sometimes we cannot hear it in audible voice, but sometimes God uses people or other things na nangungusap sa atin ng Panginoon, pero hindi tayo minsan sensitive. But in that time, ako'y nakinig sa Panginoon. At yung recently siguro po, yun ang may share ko rin na when I'm nasa kabila pang church noon and I'm trying to work out in or work in Mission Bio, meron po tayong dinidisciple doon. And I decided to leave or resign sa church na dati kong inattend. And I know the Lord is calling me. And I listen to the voice of God. And I believe na naging bunga yon o paraan yon upang ako yung maka-attend din dito sa LA, La Pilnas. Kung hindi ko pinakinggan ng Panginoon doon, eh, siguro wala ako sa La Pilnas. So marami po na mga situation na Panginoon minsan ay hindi lang nag-gisweak sa atin ng audible voice or small voice, but sometimes the Lord use circumstances or mga tao. So yun po ang may share ko, nawa na we must tune up our hearts and so that we can listen clearly to the voice of God. Amen. Mabuti yun. Nakinig kayo, Pastor. Kundi, hindi kompleto yung LA Filnas pag wala kayo. So, Pastor, sino next? Nakikita ko sa mga Analu. Tapos lang po. Ah, Rachel. Tapos na atas Rachel. Si Angela. Sino si Angela? Angela, good evening. Sino po si Angela? Good evening po. Good evening, Angela. Good evening po. Oh, okay. Good evening po. Good evening po, si Sir Angela. Yeah, first time lang. Opo, sino po nag-invite sa inyo, sister? Si Joshua Guerrero. Oh, okay. Thank you, Joshua. Nanay ni Rainer Rayala. Ah, okay. Nako, eh, enjoy na enjoy yung anak nyo sa sa church namin. Ano pa? Salamat po. Oo. Siya yung ano, siya yung mother ni Raymond, yung ano. Si Cardo Dalisay. Sabi niya po siya si Cardo Dalisay. Apo, yeah. We're happy to have him po sa church. And kayo rin po. Welcome po kayo sa church namin. Kapag kami time po. Yeah. Yes. In-invite nga ako ni Joshua sa Friday. Eh. Apo. Yeah. Okay. Sige po. Thank you po, Sister Angela. Pastor Bert, who's next? Susunod dito Sister Josie, tapos na Sister Faith. Sister, tapos na po. Ito lang. Brother Manuel. Tapos na rin po. Hindi pa po, Brother Manuel. Go ahead, Brother Manuel. Kuya Manny. Ate Janet, Kuya Manny, nakamute po kayo. Ako baka ano inaasikaso nila yung kanilang bisita. So pili po tayo isa pa, Pastor. Ako na pong pipili para sa inyo. So let's have Allison May.
Yes po. All right. So, ito yung mga questions. Share ko sa screen. Let's go. Sagot ko po sa number one is what hinders you from listening to God's voice? I think it would be worry. Because lalo na po pag may pinagdadaanan tayong problema or something that yung bumabagabag sa atin, it really gives us a hard time to listen up to God's promise to us na He will prevail and He will held us victorious. So, pati po ba number two? Mm-mm, ganda naman ang sagot mo. Sige na, tirahin mo na rin ang number two. What is the situation you choose to listen to God and able to see its fruit? I think one situation po is, so first and foremost po is with my friends. I was contemplating to invite Jeannie and Jean sa church, to be honest po, nung nag-invite po ako ng marami. Because ayoko po kasing mahalo yung social interaction ko sa church interaction din. Yun yung parang ina-avoid ko po noon. But then, I think what really struck me po is nung nag-preaching po kayo, and I think it talked back to me of saying na, you know, mas importante na mag-harvest ng souls, importante maging fishers of man para kay God. And that's the time that I listened to God that, okay, I will start inviting. And yun, napanalo nga po yung soul ni Jeannie and si Jean. And then the fruit that I've seen is, like, it was a tremendous change. Kasi Jeannie started going to church and then she's, like, really spiritually relying to God and is starting to talk about God's mercy and the good things that He's been doing in her life. Yung in every conversation po kasi namin dati before the church is iba. Yung walang usapan about Jesus. Pero ngayon parang naririnig ko na sa bibig niya na we just need to pray for it. We just need to rely on Jesus because Jesus has a plan. Yun, dun po ako nagugulat and I'm very happy of that fruit. And same po dun sa kay Jean. Kasi yung language po niya is starting to develop and change na mas mellow na po siya and mas conscious na po siya sa mga sinasabi niya ngayon. It, that's like the, I see minor and huge change over time because of that. So yun po ang aking. Amen. And naalala ko noon eh, iba-ibang lahi yung in-invite ni Allison noon eh. Nagbali ka naman, ano? Pero siyempre, ganun talaga. Minsan, hindi lahat makakabalik. Pero, kumbaga sa Soul Prophet, tubon-tubo na kay Jeannie pa lang, di ba? So, hindi lang naging attendee, hindi lang naging member, but naging worker pa. Isa sa pinaka-effective na, ano, no, na teacher sa, ano, sa Sinag, no? Kids Ministry. So, thankful kami sa life ni Jeannie. So, thank you, Allison. Sinong next? Si Kuya Tyron po. Ha? Huh? Kuya Tyron, happy birthday. Ay, thank you po, thank you po, thank you po. So, masasagot ko po for number one, what hinders me to listening to God's voice. For me, mga worldly things, like example, mga commonly, let's say, work, responsibilities, yung mga bagay-bagay na ginagawa. Kasi sometimes, inuuna po namin yung parang sarili, kumbaga. Like sometimes, nagdi-deviate po tayo sa will ni God na parang sinasarili natin, parang nabablind tayo sa mga everyday, as simple as mga everyday activities. Para yun po yung sagot ko. Pero in what is one situation that you chose to listen to God and able to see its fruit? For me po, naalala ko po nung pagka-found po ng team ko po sa Pilipinas, nung student pa lang po ako, parang ayoko po talagang magstay sa team na yon kasi lagi kaming talo, lagi naman kaming, parang palagi kaming kulelat, pero
may parang nakikinig po, may nagdadasal po ako, nakikinig, parang may boses na nagsasabi sa akin magstay lang ako doon. So dahil po doon, dahil po ako nagstay, nagkaroon ng shortly after nagkaroon ng mga improvement sa team, na promote ako from student to coach, tapos yun as recently nakapunta po sila ng Singapore para makapag attend ng Singapore Open sa floorball. So ayun po. So that one situation na parang kahit na parang ang daming yung sabi, parang but kasi nasa team niyan kulela tapos ang daming talo to hinga nakapunta to its first international competition ho. Amen. Amen. Thank you, Tyron. So who's next? Ang pagkikin ko po is yung new member ng barangay po namin, mm-hmm. si Eva. Eva, welcome sa barangay. sige po. Yung ano po yung question po? Yeah, i-post ko lang ha. There you go. Siguro po sa number one, what hinders me from like listening to God's voice is yung siguro po when I'm masyadong preoccupied with what's been happening to with my life, especially kapag I have problems po, parang mas nagiging busy po ako mag-worry about it that I actually forget to like pray or hears God's voice kasi mas pinofocusan ko na anong gagawin ko or like yung problem na kailangan kong i-fix. So yun po. And for the second one, yung what is one situation you chose to listen to God and able to see its fruit? Siguro po along the lines po na whenever I have a problem po noon, like nakakalimutan ko pong mag-pray or listen to God. Pero nung parang may time na naintindihan ko po yung verse where sinasabi ni God na like God always has a plan. Like yun po yung naging motto ko for a whole year po nun kasi parang yun na lang po yung pinanghahawakan ko nun. Lalo na po yung lumipat kami dito kasi parang new environment po and like I didn't know what to do and I was scared about it. Tapos yung naintindihan ko po na I should just listen and like trust God and His process and His plan. Mas nagkaroon po ako ng courage to take a risk. And as of now po, like since lumipat kami and like take a risk in the new environment, mas madami po akong na-achieve, mas madami po akong na-meet na new people and still keep in touch with other people that's been impactful sa life ko before. And ngayon po, parang mas more blessings lang po yung nagka-come po along the way. Yun lang po. Amen. Thank you. Ganda naman nun. Alright, pili kayo ng susunod. Apo manana. Pili. Si Kuya CJ na lang po. Hey, this is CJ. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. So, para sa akin po, number one, what hinders you from listening to God's voice? I think na-mention na rin po nung lahat, pero para sa akin po, siguro mag-hinder is kapag nagkakaroon po ng problema. Specifically po yung parang pagkaroon yung sabay-sabay po yung mga problema po dumarating sa buhay natin. I think dahil yung sabay-sabay na problema tapos maraming mga noise or maraming yung mga unnecessary noise na bigla pumapasok sa mga tenga natin ganun in a way na nawawalan tayo ng focus or parang hindi na natin malaman kung anong gagawin, hindi na natin na parang ano unahin. So it's a good verse na parang sabi na bakit pa natin fit to filter out. And parang minimake sure na parang sinutune natin yung ating mga tenga sa voice lang ni God and to follow His lead. Kasi may mga problema na yan, napagtagumpayan na po kaya ni God. So alam po natin na
through God na matutulungan po tayo para mapagtagumpayan din po yung mga problema natin. Tapos yung situation po, siguro, yung situation po is still yung pagpunta ko po dito sa US because marami pong instances na either graduate ako ng different course or nagkaroon ako ng different life. Like, may chance talaga na may iba yung buhay ko. Like, nagtatrabaho na ako bago pumunta dito or something like that. Pero I still remain faithful sa promise ni God na makapunta ako dito. So, kaya yun, he never failed. And then nakikita ko po talaga na pagpunta ko po dito, yung may church, may community. Nakalipat po kami ng bahay. Tapos, unti-unti pong sinasagot yung prayers. Tapos, nandun pa rin po yung mga problema na, na dumarating. Pero, alam ko po na yung mga problema pong yun, malalagpasan din po. So, I praise the Lord po dahil He kept His promise po na nakapunta po dito and lahat po nung mga pinoprovide po niya sa aming buhay po, nakikita po sa nakikita po talaga namin, di lang ng pamilya namin, but also yung ibang may ibang tao din, parang nasasagot din yung kanilang mga prayers. So, ayun lang po. Amen. Thank you rin kami, CJ. Thankful din pala kami at nakarating kayo dito. So, blessing kayo sa church. So, all right, CJ, we still have Joshua Napogi, Tita Bing, Daddy mo, Aldrin and Jasmine, and si Sir Mini. Sino ang gusto mo sa kanila? Si Tito Aldrin po. Tito Aldrin, nandyan ka ba? Or si Sir Jasmine? Ako na po. Go. Sa first question po, Pastor, what hinders from listening is pride. Pride po talaga, Pastor. Kasi there was a season in my life when I was really up. I was young and immature sa Christian faith. I was very active naman po sa ministry. May banda po ako sa worship team. Nag-lead po ako once a month, every Wednesday sa prayer meeting. Nag-lead din po ako sa cell group every week. So I was very busy sa ministry. I was doing God's work. Pero hindi pa po pala ako ganun ka-mature. Because when trials came, I gave up. Dahil sinabi ko po kay Lord na, Lord, I've been doing all these things for you. I've been working sa ministry mo. And diligently, pero bakit po ganun? Ang hirap po pong ang daming pagsubok na dumarating, lalo na pag kinukuha ko po yung mag-ina ko, gusto ko po sila yung petition. Bakit po ang tagal? Bakit ang dami sunod-sunod? And then, so it was pride. May parang heart of rebellious heart. Nagkaroon ako ng konting rebellious heart po that time. Pero after nun, yung sinagot naman ni Lord yung prayers namin, dumating na po sila dito, yun na po yung nagkaroon na po kami ng desire to have a home church. Pero talon po kami ng talon ng church. Di po namin alam bakit di kami magkasundo kung anong church yung pupunta sa sambahan namin. Iba-iba po kami ng gusto. So until yun nga po, nung during pandemic na yung story po ng kung paano po ako napunta sa La Filnas, nung sa basketball ministry, nung nag-preach po kayo, parang nagsalita po sa akin yung Holy Spirit na why not give it a try sa La Filnas. And then, ayun po, the rest was history. And yung fruit naman po, yun po, I only prayed na makabalik lang po sa ministry, pero God even used my family. Allison is active, may ministry siya. Jasmine is active, so may ministry siya. And Anaya's enjoying the kids ministry. And lahat po kami lumalago in Christ. So yun po talaga yung pinaka-fruit. And then, hindi ko rin po akalain na I myself will be more mature and even have my own disciples. So I praise the Lord for all the things and all glory to Him po. Amen. Thank you. Blessing din kayo sa family, sa community of faith natin, Brother Aldrin. So we still have Joshua Napogi,
Brother James and Sister Mini. Ako, Pastor, wala pa. Ay, sorry po. Tita Fe. Okay, Tita Fe, go, go, go po. Sorry po, sir. Yung number one question. Apo. What hinders you from listening to God's voice? Lahat, kung may problema ako, the more I listen to God, because I receive wisdom from Him, and He gives me direction to solve the problem. And importante, very, very important, ito sa buhay ko. So when there is a problem, when there's something that is, needs to be done, I always listen to God, because from Him, I get the best way to accomplish what I need to accomplish. But there was one instance in my life, dito na sa America, yung I did not listen to the voice of God. One afternoon, at that time, I was not driving yet. I was just taking the bus. And that one afternoon, I wanted to go to LA downtown. And the Holy Spirit impressed on me not to go out, because something, nagbibigay siya ng warning for me not to go. Pero I felt that probably it would not mean a big problem. I just tried to test, because all the time I would listen to God. But this time, specific time, I said, subukan ko nga kung anong mangyari. I don't know what happened to my mind talaga. And so I took the bus. I went to LA downtown. Pero the closer the bus was to the heart of the city, the more na na-impress sa akin na mayroon talagang totoo yung warning ng Diyos. When I got off from the bus, nako, I did not intend to look back. But I did it dahil sa Holy Spirit, alam ko ang may gawa noon. A guy was already almost, he was behind me, almost touching my purse already to grab it. And he ran away when I turned my back to him. He ran away and God protected me. Talagang sabi ko, grabe talaga, oh, bakit ko ginawa yun? But I was just trying to test Pastor eh. Amen. So, number two naman. What is one situation you chose to listen to God's voice and able to see its fruit? Maraming sitwasyon na I would listen to God's voice dahil matakot ako sa Diyos mag-disobey. But the major thing, the most significant one that I cannot forget was when I already testified about it, when I was just one sem to finish my BS and then ready to go into my master's. I received the call of God to leave school and enroll in Bible college, because I was afraid not to obey the Lord. I went and I enrolled. And so when I finished, I was given responsibilities both sa simbahan at saka sa secular schools. At first, sabi ko, how can I do this physically? It's so heavy, big responsibilities, marami pa. Tapos, maliliit pa yung mga anak ko. Ang asawa ko rin, busy. But I could not refuse God. So I did the best I can. I prayed to the Lord to sustain me physically and spiritually as well. And God is so, so wonderful. He makes things possible for us. And so I was able to do things through Him, through the power of the Spirit. And I became like, I was able to do what I was expected to do. So I praise the Lord. I thank Him for being so faithful and loving. And I know that when He chooses us, He really means it. And He blesses us when we obey. Praise the Lord. I thank Him for that.
Amen. Thank you. God in my life. Thank you, Sister Fe. Napakaganda pong pakinggan. Mabuti hindi po kayo nasaktan. Praise the Lord. Hindi, Pastor. Tumakbo hid between the buildings. And yeah, that was the only time I tested. Parang I tested yung pagbawal ng Diyos sa akin. Hmm. And then my husband said, bakit mo ginawa yun? Ewan ko kung... kasi all the time, ano talaga, ang Diyos nag-warning sa atin. Praise God. Alright, so thank you po. So we have James, Joshua, and Sister Minnie. Sino pong gusto niyo kasunod? Hey, Sister Minnie, Pastor. So number one is what is the hindrance? Siguro in my experience is yung listening to the ways of man and doing your own or listening to your rational instinct rather than paying attention to God's voice. Another one is also fear. So that can be a hindrance and busyness of life. Siguro one of the things na talagang example of like what hindered yung pag hindi kinakinig sa salita ng sa urging or nudge ng Lord, ng Holy Spirit is yung when you think everything is perfectly planned and you think that, you know, sa timeline mo perfect yung mangyayari na tama. Pero hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Sometimes kasi maraming doors na open na maganda eh. Maraming opportunities na sabay-sabay na maganda. Pero if you don't listen to God's voice and kahit na maganda yung sa tingin mo na yun ang tama, hindi ka pa rin, it will lead you to destruction. So there was a situation in our life as a family na alam ko na hindi yun ang will ng Lord, pero I know that it was perfect based on logic and based on the timeline, pero hindi namin ginawa, hindi namin sinunod. So it ended up like somewhat suffering or misery on our part for several years. But I praise the Lord kasi God is faithful in spite of difficult situations in life. The Lord, even if there are detours in life, the Lord will still lead you to a perfect plan. And yung mga detours will lead you to challenges that will help you become stronger as a person and stronger as a Christian. And that will be, that those experiences will be of help to you to share God's blessing to other people too. So yun lang po. Maraming salamat. Ganda. Amen. Thank you. Sino next? We have Joshua and James. No, Joshua or James? Joshua? Joshua na Pogi? Hello po. Good evening, Joshua. So ano ang pumipigil sa iyo, no? Na para mapakinggan mo yung boses ng Diyos pag may inuutos siya sa iyo. Tsaka may sitwasyon ba na since nakinig ka sa kanya, nakita mo na naging maganda yung resulta? Opo, yung sa simula pa lang po na yung kauna-una pa lang po nang punta ko dyan sa church ng La Pilmas po. Yung pagkalayo po dun sa nag-ampong po sa akin, naisip ko kagad po si God. Kaya after the second day nang nasa street ako, nakita ko na yung Nazarene, nakita na akong sign kaagad na pagkalaki-laki ng La Pilmas. Simbang Pinoy nakalagay sa Tagalog. Kaya po, dumiretso po kagad dun. Para po mapakinggan po yung sasabihin po ni Lord sa akin.
kung ano po yung magiging mga decision ko, kung paano ako magre-ready dahil wala akong lahat-lahat. And after po noon, parang nag-answered prayer po kaagad, nagkaroon po ako kaagad ng mga kailangan ko po katulad ng tent at yung ibang supply pa po in the next third day po. So tama para sa akin po, tama po yung naging desisyon ko po na naisip ko po si God at naisip ko pakinggan po siya sa mga parang pangaral niya po sa akin bago pa po ako maligaw ng landas po katulad po ng iba po dito. Yan po. Amen. Ganda naman ng Joshua. Thank you, Josh. Brother James, you're the last. Hello po. Good evening. Nakaabot pa ako. Alam ko nina. Banito, this is the question number one. Naalala ko dito yung sarili ko na instances na naalala ko yung saying na you cannot serve two masters. Kasi ako kasi nag-concentrate ako dun sa work, sa career ko para ma-providean ko yung pamilya ko at saka maging proud yung papa ko. So, papakita ko sa kanya na iba ko sa mga kapatid ko. And then sa sobrang focus ko doon to the point na pati yung mga bata hindi ko na siya naasikaso, pinapaano ko nilang sa mga kasambahay, pero to the dumating ang times na kinuha sa akin ni meron pa instances na almost makakamit ko na yung mga promotions ko pero hindi ko siya na-achieve kasi nga uso nga din doon yung political ano, doon ako nadali noon eh. So to the point na talagang nawalan ako ng trabaho, kinuha rin siguro sa akin ni God yung mga na-enjoy ko mga benefits ng araw kasi nga wala akong time sa kanya. And then sa number two naman, yun na dumating to the point situation na nag-pray ako kay God na sabi ko makasating lang ako ng America. Magpo-proceed ako na magpo-focus. Hindi ko na gagawin yung mistakes ko but rather ibabalansin ko na siya. May time na ako kay God. So napunta naman ako sa Church of Nazarene. Happy ako kasi may mga tao doon na nagsusupport kasi wala na rin akong pag-asa doon kasi nawalan din ako ng estado noon eh. Wala akong visa or something. Pero napaka-miraculous yung church niyan kasi isa din ako sa nabiyayaan na nabigyan ng papel. Tapos yun nga, nakarating na rin yung mga anak ko rito. And then may mga instances pa na at least sa anak ko, nakikita ko na nakorekt yung pagkakamali ko. Kasi si CJ noon, tinatanong ko siya, sabi ko, what if kung may dumating na opportunity na magkaroon siya ng work, malaki nga ang kita, tapos malayo sa amin. Sabi niya mas pipiliin daw niya dito sa LA sa church na magsilbi. Yun nga, parang ako din na parang na-realize ko yung tama rin siya kasi ako nagsimula rin siya sa mababa tapos hanggang na-reach ko na yung tamang salary na gusto ko. At the same time may panampak kay Lord. So yung pagkakamali ko na inuna ko yung sa career ko pero hindi pala dapat dati na yung patala si Lord. At saka si Lord nang bahala sa iyo, bibigyan ka naman niya ng ibang pagkakataon na yung tama lang. Yun lang po. Okay, thank you po. Amen. Thank you. We're happy for you, James. So, yes, bago tayo manalangin, i-check muna natin yung ating listahan. Baka kasi meron pa kayong gustong idagdag. Alright, so sa La Filnas, we will be praying for 69 to number 80. Mangubat Tony hanggang kay Maranan Stephen. Pagkatapos, Jasmine will pray for Church of the Nazarene. And then for complete healing, Sister Josie. Sa ating healing from cancer, Brother Manuel, and then special favor and request, Sister Allison, and then popcorn prayer tayo. So start lang tayo dito sa may sa connecting events pala, sorry, si Sister Analu. So
Dito sa special favor and request, meron ba kayong gustong idagdag? Meron ba kayong gustong tanggalin? Please say so kung meron kayong gustong idagdag o tanggalin about dito sa healing from cancer. May kilala ba kayo na kailangan ng prayer sa cancer? So sa complete healing, so okay na siguro, no? Ito, ilagay natin dito, I remember si Sister Faith, no? Masakit yung kamay. Pastor, pwede pong padagdag si Mau po. Masakit pa rin po ang ulo niya. Galing siya sa pagkakasakit, ngayon masakit pa rin po yung ulo niya. Tsaka may sipon pa rin po siya. Headache. Thank you, okay. Rose. Okay. Sino pa? Sino pang gusto yung idagdag? Bakit po, Pastor? Tanggalin na po yung sagin. Tanggalin na yung kay Pastor Bert. Alright. Praise the Lord, no? So, okay. Okay na rin si Nanay Charit at saka si Tatay Manny. Okay. Yung pong kay Sinaida Mayo po, na ano na rin po ito eh, na-surgery na po. Na-surgery na rin po. Okay. Na-operahan. Sino pa po? Baka meron pa po kayong gustong idagdag sa healing. Tapos dito sa pag-pray natin din yon yung mga kapatid nila Kuya Manny, no? Dangawins. Ayan, Dangawins from New Zealand. Ayan. Safe travel at saka maging blessing yung kanilang stay dito sa LA. So, who else? Sino pang gusto yung ipanalangin? Meron ba kayong gustong idagdag bago tayo magsimula? Meron pa? Okay, so siguro manalangin na tayo. Simulan na tayo. Hallelujah. Magandang gabi po, Panginoon. Maraming salamat po sa dakila niyo pong katapatan sa buhay namin. Salamat po sa lahat ng provision niyo. Salamat po, Panginoon, una-una sa pagpapatawad ninyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng natanggap, matatanggap at patuloy naming natatanggap sa inyo. Salamat din, Panginoon, dahil sa community of faith namin, kami po ay nag-grow lahat at marami pa pong dumadagdag at nakakilala sa inyo. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkukulang, pagkakamali, kasalanan na nagawa namin. Naisip namin, nasabi namin, o nagawa namin, Panginoon. Pagkalinisin niya nga po kami, Panginoon, ng banal niyong dugo. Gaya, Panginoon, ng simbolism ninyo sa tabernacle kung saan ang isang unblemished lamb ay inaalay, Panginoon. Salamat po sa inyong napakadakilang alay to replace us and to forgive our sins. Yan ang Panginoon namin, Jesucristo. Panginoon, dinadalangin namin ang mga sumusunod. Dalangin namin ang bukas niyo pong palad at mapakinggan niyo po ang mga puso ng bawat isa sa mga na-experience namin, Panginoon, sa araw-araw. Una, tinataas namin, Panginoon, sa inyo yung mga members namin sa aming simbahan. Pinapanalangin namin sa inyo ang Mangubat family, si Tatay Tony, Panginoon, Sister Marisa, na patuloy yung bigyan ng magandang malakas na pangatawan at palagi po namin silang makasama tuwing Biyernes at Linggo ng umaga. Salamat, Panginoon, at ininalayo niyo po sila sa anumang sakit at lagi po silang safe, Panginoon, sa kanilang bahay at sa kanilang pagta-travel. Patuloy niyo po silang pagpalain at ang kanilang mga relasyon, Panginoon, sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo.
Salamat, Panginoon, sa buhay ni Brother Mark, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay niya, Panginoon. At dakila ang katapatan mo sa kanya, Panginoon. Dalangin namin patuloy na ingatan niyo po siya, ilayo niyo po siya, Panginoon, sa anumang tukso, Panginoon. Dalangin din po namin na kayo po ang patuloy na gumamit sa kanya sa kung saan niyo po siya effectively na magagamit pa, Panginoon, sa inyong ubasan. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Analu, Panginoon, na ginagamit niyo sa maraming tao sa simbahan, Panginoon, upang makatulong, upang magbigay daan at mabuksan, Panginoon, ang mga pagkakataon kung saan, Panginoon, malaking tulong ang nadudulot sa bawat isa, Panginoon. Lahat ito ay blessings at tinataas namin ang pangalan niyo at ang inyong lahat ng glory, Panginoon, ay sumayin niyo, Panginoon, sa lahat ng orchestration niyo doon sa simbahan, sa ginagawa niyo sa amin. Dalangin namin si Matthew, si Vincent, si Faith, si Shiloh, mangubat, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, palaguin sa kanilang buhay espiritual. Dalangin namin, Panginoon, na lagi niyo po silang iingatan sa kanilang pagbabiyahe. Ganun din si Vince, Panginoon, na kung saan ay member ng Marines, Panginoon. Ingatan niyo po siya palagi. Ganun din si Matthew sa kanyang workplace, si Faith, Panginoon. At si Shiloh, Panginoon, na ngayon po ay nagbabakasyon. Patuloy niyo pong kausapin ang kanilang mga puso para po sila ay lumago patuloy po sa kanilang buhay spiritual, Panginoon. Gamitin niyo din po sila. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo ang Maranan family. We pray, Lord God, for Sister Faith, Sister Fepot, Brother Bong, and si Stephen, Panginoon. We pray for Sister Faith, Panginoon, yung kanyang mga pinagdadaanan, Panginoon, na madami pong business and muchness, Panginoon, na na-experience niya. We pray, Lord God, na sa lahat ng overwhelming experiences na to, Panginoon, may she find peace in the middle of chaos, Panginoon, at yun ay matatagpuan sa puso ninyo. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ang sitwasyon na to upang sa ay mahasa, Panginoon, sa as you prepare her, Lord God, for the future, Lord God, na intended nyo para sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan sa puso niya, ang assurance niyo, Panginoon, na lagi kayong nandyan para sa kanya. We pray, Lord God, for Tita Pepots, yung kanyang mga rashes. Panginoon, dalangin namin na tanggalin niyo po ito sa mga oras na to, Panginoon. Tanggalin niyo yung itchiness, tanggalin niyo po yung irritations, and we just pray, Lord God, na maging successful din yung mga procedures na gagawin sa kanya sa mga susunod na araw. We pray for BBM, we pray, Lord God, for Brother Bong, na kayo po ang mag-ingat sa kanya as he travels every day sa kanyang workplace. Ingatan niyo rin po ang kanyang buong pamilya, kanyang asawa at mga anak. Dalangin na yung Panginoon na patuloy niyo po siyang pagpalain at ibigay po yung desire ng puso niya, Panginoon. We pray for Stephen, masayang-masaya po kami para sa kanya. We pray, Lord God, na patuloy niyo po siyang palaguin sa newfound community niya, Panginoon, at ay paramdam niyo po siya sa kanya, Panginoon, na meron po siyang dalawang pamilya, ang L.A. Filnas at ang kanyang bagong sinasamahan, Panginoon. Gamitin niyo po ang simbahan nito at pagpalain niyo pa po, Panginoon, ang kanilang deaf ministry, at gamitin niyo po para mas lumago pa po si Stephen, maging independent pa po lalo, at mas maging kagamit-gamit po, Panginoon, sa inyong ministry. We pray, Lord God, na lahat ng pinagdaanan ni Stephen, Panginoon, yung kalungkutan, ay mapawi, Panginoon, at i-convert niyo to, Panginoon, from mourning to dancing, dahil same experience ay makakakilala siya ng mga kabataan na kung saan pwede niyang i-share yung kanyang naramdaman at na-experience, at maging makapag-minister siya sa mga kabataan na to. At gamitin niyo po siya, Panginoon, para mas lumawak ang aming pwedeng ma-reach out na community, no? Lalo na sa deaf community. Maraming salamat sa panalangin, sa pagkakataon at sa oportunidad, Panginoon. Dinadalangin namin ang Los Angeles First Church of the Nazarene Campus, ang English, ang Spanish, ang North and South Korean at ang Filipino congregation. Sister Jasmin, lead us in prayer for praying for Church of the Nazarene. Right, Pastor.
praise you, worship you, katawan po yung napanasaan ng kasalanan, God. And tinataas po namin sa inyo ang mga sumusunod ng mga tagupray po namin. General Superintendent Busik, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, Sarmiento, District Superintendent Mark Liman, the board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Curly, Sister Rachel, Sister Elvie, Lafil Nas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Ray, Pastor Gled, English Congregation, Pastor Joshua Tigila, Pastor Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Wee, Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Yi Sun Lee, Moon Hu Lee, North Korean, Jong Wan Lee, Hai Suk Lee, and MCB staff, Star Fortis, and Nick. I pray God na itong mga taong, itong mga nandito po sa listahan na to na provision po para sa kanila sa lahat ng mga plans nila para sa bawat congregation po. Magkaroon ng unity ang mga pastors and members po na gabayan po sila, gabayan niyo po sila God sa lahat ng mga gagawin at mga plano, and also God, mas marami pa pong masib na kaluluwa po sa na mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, God. And also, God, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, God, ang bawat lalo ng mga pastors, God, at itong mga, lahat ng mga nandito, God, na magkaroon sila ng maayos na kalusugan upang mas magabayan po nila kaming mga member, mga miyembro po nila, and also para po magawa din po nila yung kanilang mga plano ng maayos na wala silang dinaramdam. Pagalingin niyo po ang bawat, ipuin po ninyo ang bawat masakit po sa mga katawan nila, sa kalusugan nila, God, kung meron man silang nararamdaman o may nararamdamang hindi tama, God, ipuin po ninyo na magkaroon ng kagalingan ang kanilang mga kalusugan ng bawat katawan po nila, God, and also maging maayos ang bawat congregation po na maging masaya ang bawat magkaroon ng mas marami pang youth and na mas marami pong member upang mas marami pa pong maglingkod at mas maraming ministry na mabuksan pa po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Jasmine, for complete healing, provisions, and comfort, peace, other concerns. Let's pray for complete healing, Sister Josie. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Lalapit po namin sa iyo si Sister Mao, yung pong headache and cold niya, Lord. Lalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Alisin mo po yung pananakit ng kanyang ulo at ang inansipon, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, na ito po ang maging gift niya dahil malapit na po ang kanyang birthday, Lord. Ang patuloy na kalakasan ng pangangatawan niya, Lord, upang makapaglingkod pa po siya sa inyo, Lord. Ganun din po kay Sister Faith, Lord, yung pain niya sa kamay. Sa wrist niya, Lord, dalangin po namin na alisin mo po itong pananakit ng kanyang kamay, Lord. At hindi po ito maging sanhi ng paggawa niya ng meds para sa Sunday, Lord. At ngayon pa lamang po, pinasalamatan na po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun din po kay Sister Pepot, Lord. Lalangin po namin ng rashes. nakakita po siya ng dermatologist na maayos, Lord. And lalangin po niya, Lord, na maging maayos din po yung surgery niya sa July 19 sa cataract. Lord, ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po siya ng maayos na doctors, nurses, Lord, na mag-a-assist sa kanya, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na magiging matagumpay po ang surgery niya sa katarak. Ganun din po kay
Greg Yarman, yung pong health problem niya, Lord. Lahat po, Panginoon, ay batid mo, Panginoon, yung mga nangyayari sa amin, Lord. Bigyan mo po ng kagalingan, Panginoon. Si Greg Yarman, Lord, kung anuman po, Panginoon, itong health problem niya, Lord. Dalangin po namin na hindi po maging malala ito, Lord, because mag-heal po sa lalong madaling panahon, Lord, at nang patuloy po siyang magamit sa iyong basahan, Panginoon. Lord, ganun din po si Sister Terry, yung sis, kaming benign lang po, and ma-remove po ito, Lord. Lord, alam po namin, Panginoon, na wala imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. Kaya dinadalangin po namin, ganoon din po yung pananakit ng kanyang katawan. Lord, alisin mo po ito, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan mo po siya ng total healing, Lord, na mula sa iyo, Panginoon. Ganoon din po kay Leonila Villaflor and Large Heart and Med to take effect. Lord, dalangin po namin na ikaw may control ng lahat ng bagay. Lord, controlin mo po yung paglaki ng heart ni Leonila Villaflor, Lord. At dalangin din po namin na magiging effective po lahat ng kanyang mga iniinom na gamot para sa kanyang heart, Lord. Ganun din po kay Patrick Noel, able to walk, Lord. Alam po namin at nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, na wala nga po imposible sa iyo, Panginoon, yung mga patay nga po na binubuhay mo, Lord. Yung mga hindi nakakalakad, pinalalakad mo, Lord. Dalangin po namin na isa po yung anak ni Brother Noel, Lord, na ay ni yes po, ni Brother Januel. Bigyan mo po siya ng kalakasan ng kanyang mga binti upang siya po ay makalakad, Panginoon. Dalangin po namin lahat na bigyan mo po siya, kawaan mo po siya, Panginoon, at bigyan mo po siya ng kagaling na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na ipagkakaloob mo ito sa lalong madaling panahon, Lord. At nakakasama na po namin siya sa Panginoong bahay. Lord, salamat po, Panginoon, dahil yung pong mga ipinag-pray namin po na ito, nakapitiling ay ngayon pa lamang po, alam po namin na natanggap na po nila, Panginoon, ang kagaling yung nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na namin po ito, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Sister Josie. Brother Manuel, if you're available. Yeah, Pastor. Thank you. Heavenly Father, we want to thank you, Lord God, that you are our God. You are our healer. You are always there for us. Lord, we pray for complete healing from cancer of the following people. Lord Jesus, we want to lift up to you, Lord, the friend of my wife, si Edna Laverento sa Pilipinas, for the breast cancer she's having right now. We pray, Lord, na ikaw po mag-provide ng expenses, lahat po ng doktor na magaling na doktor po, and then for Ricardo Madrid, though yung lungs niya, maganda tayong balita, binalita po ni Sister Darren. Thank you, Lord Jesus, for your healing. Kay Elsa Raimondo for the lymph node, the problem sa lymph node po niya. Kay Noah D. Guzman for the bone problem. Tsaka kay Elihira Dora for complete healing. Yes, Lord, we know, Lord, po na ikaw po yung in control. Ikaw po nagbibigay buhay po sa amin, sa lahat-lahat po sa amin. And then we know, Lord, that your love never ceases, and they are new every morning, Lord Jesus. And we are great for your faithfulness, Lord Jesus. Yes, Father God, nagpapasalamat po kami sa provisions po na bibigay mo po sa aming mga kapatiran. Lahat po sila namin po nabanggit, Lord Jesus, yung comfort po sa kanilang family at saka lalo-lalo pa sa healing po sa kanila. We just want to thank you, Lord God.
We just want to give you thanks. We just want to give you glory. In Jesus' name, amen. Money for personal supplication. Alison, kindly lead us for special favor and request. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po because you have gathered us. We pray, Lord God, na the Dangawans from New Zealand will be able to enjoy and safely enjoy, Lord God, their visitation. And may you keep them all safe all the time. Give them precious memories that they could cherish, Lord Jesus. And may you always guide them in every step of the way kung saan man sila pupunta or kung saan man sila bibisita. And na yung mga tao pong magsusurround sa kanila is magiging safe po sila. And ilayo niyo po sila sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa kanila. We pray for Ate Cled for safety pag while walking to courthouse. We pray, Lord God, for Ate Cled's internship, Lord God, na you will give her guardians of angels and warriors of angels, Lord God. Wrap her with the blood of Jesus Christ and walls of fire. Na just keep her safe, Lord God. Look after her sa kahit saan man siya pumunta, and always give her people who can be there, who will be used by you, Lord Jesus. And we pray for Darren sa CBEST exam. Lord God, may you give this guidance. We lay our hands to this, Lord God, na maging good lahat ng results. We rebuke any bad results, Lord God. We pray for Daniel sa green card, Lord God. May you move through every process and step of the way, Lord God, and that you kayo po bahala sa mga mag-aasikaso ng green card or mga any papers, Lord God, that it's needed, that nothing will be lacking, nothing will be forgotten, and everything will be according to your plan. We pray for Ate Mavi and her pregnancy na sana you will, we pray, Lord God, that you will keep her and the baby safe and na yung baby is magde-develop ng maayos. May you guide her all the time, Lord Jesus. May you keep her safe. And I pray, Lord God, that yung baby is magkakaroon ng takot sa Diyos and may maka-Diyos siya, Lord Jesus. And we just pray for the baby's future, that everything will be on your hands, Lord God, and nothing can be formed as an obstacle, Lord God, sa promise and sa balak niyo po sa buhay ng baby ni Ate Mavi. We pray for Kuya Derek's DMV test. May you help him, Lord God, with everything that he needs to answer. Na pagdating po niya doon, Lord Jesus, give him the courage and the wisdom that he will be needing, Lord Jesus. May you calm his heart, calm his mind, clear everything, Lord God, that may he be able to think of what he should answer, and na maging mabait po sa kanya lahat ng mga nasa DMV test na tao doon, Lord Jesus. We also pray for Kuya Joshua for his documents, jobs, and place to stay. May you help him be established, Lord God. May you be the focus in his life na yung documents niya ma-process ng maayos. And yung job niya, magkaroon na po siya ng job na para sa kanya and something that he will be enjoying, Lord God, na hindi din makakahinder sa pagsaservice sa'yo. And may you provide him a place to stay, Lord God, a good environment and humble neighbors as well, Lord Jesus. We pray na as everything goes to plan, that Kuya Joshua will keep moving forward and going to you, and may he be a testimony to other people as well. We also pray for Kuya Job to mature in Christ and direction in life. Lord, you know, deep inside in our hearts, Lord God, kung ano man yung mga desires namin. And we pray, Lord God, for Kuya Job's desire, Lord God. We pray, Lord God, na his desire starts to align in your point of view, Lord Jesus. Na Kuya Job will
see you more, Lord Jesus, and He will hear you more. He will be more sensitive to your Holy Ghost, Lord Jesus. We pray na mas more and more siyang magtitiwala sa inyo. Remove every doubt, remove any negativity, remove anything that will hinder his belief to you, Lord Jesus, because you are the only truth and the life, Lord Jesus. And may that be applied to all of us sa mga nakikinig ngayon sa prayer na to. And in general, Lord God, sa lahat ng tao, Lord. And we pray, Lord God, for His direction in life. May You draw the path that He needs to be in. We rebuke any detours. We rebuke any obstacle that may hinder Him to follow through His faith to You. We pray, Lord God, that every difficulty sa journey niya is kayo ang kasama niya and manonotice niya of how much You have guided him through all of this. In general, Lord God, may You keep all of us safe all the time, everywhere we go, and that You will be the center in our life and in our plans. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Alison, for connecting events, evangelism, discipleship, missions. Sister Anilu, please lead us. Thank you. Yes, Lord Jesus, we gather tonight, Lord, to praise and thank You, Lord, for Your goodness in our lives, O Lord Jesus. And tonight, Lord, we lift up to You our connecting events, evangelism, discipleship, and missions, Lord. We pray for the pastor's kids retreat, the ministerial coaching initiative at PLNU, July 27th to 29th, Lord. And for the kids, VBS on August 5th, Lord Jesus. We lift up this events to You, Lord, and we pray, Lord, for a successful event. We pray, Lord, for cheerful hearts, Lord, during these events, open hearts, open minds, Lord. And we just pray that You'll touch many hearts, many souls, Lord, and just a peaceful and a successful event, O Lord Jesus. We lift this up to You, O God. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Thank you for our popcorn prayer. Other supplications, anyone can start to pray now. Lord, we remember Raymond in prayer, Lord God. We pray that You continue to bless him. May as he continue to seek Your face, Lord God. Reveal Yourself to him, Lord God. Ganun din po. Panginoon, pagpalain niyo ang kanilang pamilya, ang kanyang ina, Panginoon. Dalangin namin, ingatan niyo po sila, Panginoon, si Sister Angela. We pray, Lord God, na patuloy po kayong gumalaw sa buhay nila, Panginoon. In Jesus' name, amen. Lord, we pray for healing kay JB who has gout right now, Lord God. And also Brother Mark, Lord God, na gumalik po yung mga gout nila. In Jesus' name. And thank You, Lord God, dahil magaling na po si Brother Dennis sa kanyang gout. And si Brother Yves is back, Lord God, sa worship team. Nakatugtog na po siya ulit. Lord, we just pray for complete healing sa kanyang pinky finger, Lord God. And Lord, my special prayer request is for my brother, Lord. I'm glad that I was able to spend time with him. But Lord, I just pray that he would have a deeper relationship with You, Lord Jesus. Tanggalin niyo po lahat ng biases sa kanya, Lord God, and sa kanyang family, Lord. Lord, I just claim sa Book of Acts when You said that one family is saved, one member of the family saved, the whole family will be saved, Lord God. Which I just claim that upon my brother and his family, Lord, that You will, nothing is impossible po sa inyo, Lord God, that You can change their hearts, and it's only You who can change people, Lord God. Maraming salamat po this claim in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Lord, we remember Ivan Del Rosario sa aming panalangin.
We pray, Lord God, na maka-attend siya ng simbahan. We pray, Lord God, na magkaroon siya ng social life, Panginoon. We pray, Lord God, for healing sa kanyang mga nararamdaman. We pray, Lord God, for a new life for him, Lord. Use him, Lord God. Tulungan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang sitwasyon. Gayun din ang kanyang relasyon sa kanyang ina, Panginoon. In Jesus' name, amen. Pastor Bert? Praise God. O Panginoon, thank you, Lord, tonight. And as well, Lord God, we just want to add, Lord, as we remember, mag-asawa sina Brother Albin and Sister Amy, continue to take care of them, Lord God, and protect them kung ano man ang kanilang hinaharap ngayon, Panginoon, either physically or whatever, Father God, Lord. Pagpalain niyo sila, Panginoon. So tonight, Lord, before we retire, Lord God, ayan mo, Panginoon, yung pagpapalay, God, mo sa mga anak mo. And especially every member that we represent tonight, yung mga nandito, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. So, buksan na natin ang ating mga bintana. Ayan. Hindi po ako si Menudo. Okay. Tita Fe, where are you? There you go. So, at the count of three, all right, 1, 2, 3, smile. There you go. Thank you, guys. See you Friday. Thank you. And good night. Good night. Night. Good night. You're so cute. Good night, good guys. Night. Bye. Bye. Night, IE.